Hello, welcome back. I mean, hello sa mga bago dito. Welcome back po sa mga bumabalik. Siyempre po, balik. Welcome back. And mga master, I just finished teaching again, basic ICS for our partner agencies. I've been one of the training team. I was chosen to be among the training team, and I just want to share some of my insights. Kung ano ba itong Incident Command System training course, no? Kasi I believe na andito ka nga kasi gusto mong malaman kung anong ginagawa sa isang basic Incident Command System training course. Okay, so let me start. Let me share this PowerPoint. Okay, ayan. Sige. So first of all, ang basic incident command system ay una, ano, sa limang courses. So una iyan sa limang course ng ating incident command system training. Okay? Ano yung pangalawa? Ayan, basic incident system is the first. Second is your integrated planning. Pangalawa is the position courses. AHIM, ano ba yung AHIM na yan? And training for instructors. Integrated planning will be talking about a lot. No? Concentrated siya sa planning section. ICS position courses naman, ito na yung mga lahat ng course. No? Isa-isahin natin, iniisa-isa nilang pag-aralan yan in 5 days. AHIM, AHIMT, all hazard IMT ang ibig sabihin yan. Ibig sabihin, we will apply, no? How to apply ICS or how to be an IMT for all hazard. Ayan, pang-apat. And of course, kung gusto mong magturo ng ICS, may pa-training for instructor din sila. But, ang pag-usapan muna natin ngayon, ano ba ang mga ginagawa nga sa basic ICS? Of course, unang-una, dapat alam mo ang ICS, ano ang gamit niyan. Sa mga hindi pa nakakaalam o wala pang masyadong background ng ICS, may isa akong video ulit dyan, no? Dito sa channel na to din. Pakitignan na lang kung gusto mong malaman kung paano natin locally ginagamit ang Incident Command System dito po sa amin sa La Trinidad Benguet. Isishare po na, sikreto sana eh. Pero para sa inyo, go! Panoorin nyo yan. Now, kapag nagkaroon na kayo ng background or kapag napanood nyo na yan, no, palik kayo dito and tutuloy natin. Ito. So, ang basic ICS training ay isang 24-hour technical training. Alam mo to, if you are sa government employees na nagta-training dito, may tinatawag na PDS, ano, sa kanila, sa personal data sheet. Linilista lahat dyan ang mga pa-training or mga training na sinasalihan. And basic ICS will fall under technical training na may 24 hours na. Yan. Sa face-to-face kasi, this is for 3 days. No? Siyempre, 8 hours a day. When the pandemic strikes, ginawa niyan ng OCD ng paraan, so it was actually reinvented to a blended module. Hindi ko alam kung you are going to attend a blended module later on, that's why you're here. But just to give you an information, ang blended module natin is lahat dapat alam mong gumamit ng Google Chrome, dapat alam mong gumamit ng computer kasi hindi siya pwede sa cellphone. Ano? There's a separate portal of the OCD which will be giving your assignment. Doon ka rin mag-upload ng mga ire-require sa iyo. Yung mga post-test, pre-test, doon din, no? It's a separate website of the OCD. And then, you will be finishing the course in the span of 6 days, no? Kasi, blended nga siya. Meron tayong self-learning, okay? May mga reading materials doon. Babasahin mo. And then, it's an adult learning process.
And with regards to the lectures naman, in a virtual setting, yan, magle-lecture sila sa morning, no? And then sa hapon, it's all about your assignments. May pa-assignment din sila. That's why ang 3 days usually, kapag face-to-face, ang 3 days nagiging 6 days kapag virtual siya. I hope it will come soon na magbabalik tayo sa face-to-face kasi mas maganda rin naman kapag actual mo talaga at saka nauupuan mo talaga ang training na ito. Okay? Yan. Now, what are the contents of the training? Ayan. So, lumabas na. First is, yan, syempre may introduction yan. Now, I'm presenting to you yung mga modules, standard modules ng Basic Incident Command System na ginagamit in a face-to-face setting, okay? Because I'm sure we will get through this pandemic and later on, mag-face-to-face din tayo. But for those who are looking for answers kung ano ito sa virtual, parehas din naman, no? Parehas din naman. Yung iba lang kasi hindi na ituturo or hindi na i-lecture virtually. Okay? Kapag blended ang inyong magiging training session. Yung iba sa mga modules dito, bibigay na lang sa'yo kayo ang magbabasa using your computer. Kasi may technology naman. So, parang nagle-lecture din. Lene-lecturean mo lang din ang sarili mo kapag blended learning. Kapag face-to-face, ayan, magsisimula tayo sa Module 1, Introduction. Sasabihin lahat dyan kung ano ba ang ICS, ano ang gamit ng ICS, and all. No? Introduction. So, kapag natapos ang introduction, ituturo din sa inyo ang organization and staffing. Okay? Ang ICS nga, sabi nga natin is may mga standard or may mga prescribed organizational chart at mga staff, yung pangalan ng staff. Now, bakit ganun? Kasi alam nga natin, ICS is recognized worldwide. Okay? So, kung may mga taga-ibang bansa na gustong tumulong sa atin, pare-parehas lang yung pinag-uusapan natin because it is pare-parehas ang mga position, ang mga organization ng isang ICS or ng isang IMT for that matter, parehas sa mga ICS na pinapatupad sa ibang bansa. That's why we have to learn this on Module 2. Now, pupunta tayo sa Module 3 after ng 2 is 3. Facilities naman, ano ba ang mga kailangang ipatayo? No? Ipatayo kung gagamit tayo ng Incident Command System. Facilities, di ba? Saan ba mag-oopisina ang mga sasali sa isang rescue operation? Yan ang malalaman ninyo sa ICS facilities. Okay? And then, ang next module dyan, Managing Planned Events and Incidents. Okay, di ba? Kung titingnan ninyo, kapag alam nyo nang mag-organize ng isang organization, alam nyo ng mga facilities na kakailanganin natin, then it's time to start planning para sa mga yung rinirespondian natin. Na kung napapansin ninyo, bakit may events? Yan. Ang maganda kasi sa ICS, excuse me, ang maganda kasi sa ICS, hindi lang siya pang rescue. Pwede mo rin siyang gamitin sa iyong birthday, sabi ko nga. Pwede mo rin siyang gamitin sa inyong kasal. Yeah. Sa mga maraming taong involved, no? It is one tool that can organize an event or yeah, because actually ang rescue operation naman is also an event. Okay? So tuturuan tayo sa module 4 kung paano ba i-manage ang mga events at mga incident using Incident Command System. Di ba? Dali lang yan. Kayang-kaya nyo yan. And then, kapag natapos naman na yan, sa Module 5 naman, Incident Assessment. Yan. Yung iba, alam na ito. It's a management by objective. Of course, i-assess mo yung insidente or yung event, kung anong mga kakailanganin mo, and then manage everything. Okay? Using your objectives. Yan. Yan. Ituturo yan sa Module 5. And then, kapag na-master mo ng paggawa or pag-manage ng isang incident or event using objectives, yan na. I-organize na ang inyong mga resources. Bakit parang naulit? Kanina, organizing din. Yung Module 2 kasi for your team. Now,
Kapag sinabak mo na yung team, may mga iba pang mga agencies, may mga iba pang magbo-volunteer, magdo-donate. Paano mo naman i-manage yung mga yon? Okay, outside of your team. Yan. So that is the topic sa module 6. And then we have module 7, planning ulit. Alright? Incident and event planning. Ito na yung pag-aaralan na yung plano. Okay? Sa incident command system, may tinatawag tayong incident action plan. So, ito yung action plan kung ano talaga ang kailangang matapos sa isang shift ng isang team. And yan ang pag-aaralan sa module 7 na ito. Okay? And then, kapag tapos na ang trabaho, syempre, ituturo din sa inyo kung paano ang transfer o command na yan, kung kailangan i-transfer, or yung demobilization and close out. Kapag tapos na ang trabaho, ano ang susunod na gawin? Alangan namang aalis ka lang, hindi pwede yan sa ICS. Ano? May mga procedures pa rin tayo from start to finish. Okay? 8 modules yan kapag face-to-face. No? But kapag sa virtual, which is happening right now, medyo nabawasan. No? Pero the same. Okay? The same content, yun din. Sa face-to-face, yun din ang gusto nating ituro. Parehas din na gusto nating ituro sa inyo kapag blended or virtual ang inyong sasalihan. Okay, so I hope may natutunan ulit kayo sa video na to. Again, if you are one of the participants going for, kung isa ka sa mga sasali sa isang pa-training na basic incident command system, usually you need to be on your layman, ano, layman's self, tawag nito, reset muna, no? Let's not, you have to accept na ang basic incident command system is not as technical na sinasabi ng iba. Actually, you just go there, no? You just go there, tuturuan ka talaga. Huwag mong dalhin yung profession mo, huwag mong dalhin yung position mo, no? Ang dalhin mo is your intellect, your perception, mga basic lang, no? Para hindi ka masyadong mahirapan. Alright? So, ayan. Good luck sa iyong basic incident command system at see you sa patraining. Sana nga akong maging instructor niyo, no? Mas masaya. Maraming salamat sa panonood at mabuhay ka.